He is Jesus. Jesus, the rock of our salvation. Jesus, the rock of all ages. Amen. Jesus, hallelujah, the savior of our soul and our situation. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at tayo lahat ay mga positive sa Panginoon. Amen! Yes! Hindi tayo nasira sa mga usap-usapang mga sakit at karamdaman. Glory to God. At salamat din sa Panginoon dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay talagang nagpagaling. Ewan ko saan na yung ibang pinagaling, hindi nakabaling. Hindi nakabaling. Hindi nakabaling. Na-overdose galing. Ang ating mensahe ay makikita natin sa Matthew 7 verse 24 to 27. The wise man versus foolish man. Okay. In Matthew 7 verse 24 to 25 ay patungkol sa wise man. And then Matthew 7 20 verse 26 to 27 patungkol naman sa foolish man. Okay, hindi ito police ha, kundi yung mangmang or foolish. Okay. So there are two foundations na dapat nating paglagyan or doon natin ilagak tayuan or itayo ang ating bahay or ating buhay, ating pamilya, or ating pamamahay. Okay? So, number one is upon the rock. Number two ay sa sun or buhangin. So, the rock is Jesus. Ang buhangin naman are the worldly things. Example, money, job, beauty, fear, and etc. Anything that substitute your time and effort in serving the Lord Jesus. So yun po ang ating pong pananampalataya or ang ating buhay or ang ating bahay ay doon nakatayo sa buhangin. Kung tayo ay na-under na sa hanap buhay dahil sa pangangailangan ng pera or sa ating job, sa ating trabaho dahil kinakailangan talaga, or sa ating beauty, kung mapalalaki or mapababae, yung halos hindi makapagsamba kung hindi beautiful na beautiful, o handsome na handsome, okay, yung ating pananampalataya ay nakatayo sa buhangin pag ganun. Okay, pero hindi ko rin sinasabi na hindi na magbihis kung magsamba kasi upang makatayo sa rock. Kundi, hindi natin gawing hadlang sa paglilingkod sa Panginoon anumang bagay na makapag-substitute sa ating desire or pagmamahal or pagsilbi sa ating Panginoong Jesus. Upang hindi makatayo ang ating pamamahay or ang ating buhay at ating pananampalataya sa buhangin. Okay, remember, ang ating pundasyon ay dapat nakatayo sa bato, malaking bato na sinasabing bedrock or ang Panginoong Jesus. He is the rock of our salvation. Okay. So, question. Saan po ba nakalagak ang ating pundasyon? Saan po nakatayo ang ating pundasyon? Okay. Sa bato ba or sa buhangin? Okay. How to build our foundation upon the rock as wise men.
Oo. Paano natin itayo ang ating pundasyon doon sa bato na sinasabing ang ating Panginoon? Bilang tayo ay mga wise. Okay. And then, ito na ang materials and methods or methodology. Okay. So, Romans 10:17. Continuous hearing or listening things pertaining the rock. Yun. Ang ating gagawin pala, ang material dito ay ang rock, ang bato. Oo. At ang ating gagawin ay patuloy na pakikinig doon sa mga bagay patungkol sa bato na yan. Hallelujah. Remember na ang bato na yan ang ating Panginoong Jesus. And learn how to apply what you heard. In James 1:22, be ye doers of the words and not hearers only, deceiving your own selves. Hallelujah. Who is the rock? Who is the rock? Hallelujah. In 2 Samuel 22 verse 47, the Lord liveth and blessed be my rock, and exalted be the God of the rock of my salvation. So who is our Savior? Jesus. Jesus Christ is our Savior. So in 2 Samuel, ay napag-usapan na ang ating rock of our salvation na ang ating Panginoong Jesus. So ibig sabihin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. But the Lord is my defense, according to Psalms 94 verse 22. And my God is the rock of my refuge. Hallelujah. He is the rock. His work is perfect. For all his ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is He. He is Jesus. Jesus, the rock of our salvation. Jesus, the rock of all ages. Amen. Jesus, hallelujah, the Savior of our soul and our situation. Jesus, the rock of our healing. Amen. Hallelujah. The house is our individual life and individual families. When an individual starts hearing or listening the word of God, he is starting to build his house upon the rock. Amen. Pag ang isang tao po ay nag-umpisa ng makinig ng salita ng Diyos, siya po ay nag-umpisa ng ayusin ang kanyang pamamahay na nakapatong or nakatungtong or nakaano sa Tagalog? Nakapatong. Sa pundasyon. Sa pundasyon na bato. Na ang bato na yan ay ang ating Panginoon. He started to build his house upon the rock. Upon hearing the word of God, that is equal to building your relationship, building your house upon the rock. Hallelujah. Pakinig pa lang yan, ha? When an individual become a doer, what he have heard, he is continually building his house upon the rock. Kasi pag nag-umpisa ng makinig, you started to build your house upon the rock. Pero pag patuloy kang nakinig at ginawa mo ang iyong pinakinggan, hallelujah, you are continually building your house upon the rock. Ibig sabihin, hindi kasi natatapos nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kundi patuloy hanggang kamatayan ang paglilingkod. Hallelujah, hindi yung tatawag lang kung na-injeksyonan. Tatawag lang kung iba na ang pakiramdam. Kaya tuloy minsan parang alam ko na kung ano yung sadya. Parang, ay, ano ba ito? Alam ko na, parang may mga pangalan na
pag ito ang nag-chat sa akin, alam ko na. Pag ito, alam ko din. Pag ito, alam ko din. So, mahirap na. Pero sige lang. Kasi tayo ay mga lingkod ng Panginoon patuloy. Dahil gawain natin yan na binigay ng Panginoon sa atin. Hindi natin pagsawaan. Pero dahil tao tayo, natural, pwede kong sabihin. Bakit? Oo. Eh, bakit ba hindi ko sasabihin na habang ginagawa, wala nga akong imig? Oo. So, kung sasabihin ko, wala din imig. Okay. Hallelujah. And then in verse 25, actually, hindi ko pa nabasa, hindi pa natin nabasa yung pinaka-reference, ha? Sa verse 25, here comes the trials, testings, and temptations. Number one, rain descended to the house. Paulan-ulan pa lang. Problema na. Siguro, Daidels, ulan pa lang ang iyong naramdaman. Oh, pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, umpisahan tayo ng ulan. Yun na ang mga trials, testings, and temptations. Kung nasa trials tayo, testing and temptation, wala po tayong kasalanan dyan. Hallelujah. Okay. Number two, floods came to the house. Malaki-laki na yan. Number three, the winds blew to the house. Sa una, pa-shower-shower lang ang problema. Pa-shower-shower lang ang persecution. Pa-shower-shower lang ang temptations. O, diba? Mapakunti-kunti lang. Kaya. Nako! Sinundan ng baha. Medyo mahirap na. Oh, ang mga temptations, trials, palakas ng palakas, ibig sabihin. Sa una, shower. Pangalawa, baha, lumalakas na. Pangatlo, mas malakas na. The winds blow to the house. Medyo inuuga na. Okay. Ngayon, finally, the mixture of rain, floods, and winds equals a storm. Hallelujah. Or typhoon. Beat upon the house. The wise man's house fell not, for it was founded upon the rock. Amen. 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 Hallelujah. But the foolish man's house fell, and great was the fall of it, because it was founded upon the sun. Hallelujah. Oh, glorify your holy name, yes, Lord God. Jesus. Sana mangusap ang salita ng Panginoon sa ating mga puso sa ganitong paraan, kasi gusto ko din magbinsahe na hindi na maraming example. Oo. Gusto ko na yung salita mismo ng Panginoon ang mangusap sa atin. Hallelujah. The wise man's life or the wise man's family fell not because it was founded upon the rock. Hallelujah. Kahit may ulan, kahit may baha, kahit may hangin, kahit paghaluin pa yung tatlo. Hallelujah! Hindi po tayo madapa dahil nakatirik po ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Difference between wise man and the foolish man. Wise man is a hearer and a doer of the word. Oh, nakikinig at ginagawa ang napapakinggan. Ang foolish man, sa Bisaya pa, kabuang noon, kung sa Tagalog ay mangmang. Okay. He is a hearer but not a doer. Parang bingi. Nakikinig
pero hindi ginagawa, nagbingi-bingihan. So yan ang foolish. Kasi narinig mo eh, pati hindi mo ginawa. According to the word of God, your name is foolish. Pero yung nakinig at ginawa, your name is wise man. Hallelujah. Yan po ang diferensya. Merong similar sa umpisa. They are both hearer. Hearers of the word. Pero they are not both doers of the word. Yun lang ha. Kunting diferensya. Parang Christian kung tingnan ang mangmang. Parang Christian. Kasi nakikinig din. Pero hindi gumagawa. Ang wise man, nakikinig, pero ginawa. Hallelujah. Huwag kayong mag-alala dahil direkta yan sa Panginoon ng mga credits. Hindi yan kailangan na dumaan sa amin kasi hindi kami si Kibuloy. Napipirma pa si Kibuloy daw sa lahat ng tao. Oo. Hallelujah. Pipirma daw sa salvation. Eh, ibawal ngayon pumunta ng Davao. Kasi i-quarantine tayo doon. Di, wala tayong pirma. Grabe. Yung atin, direkta sa Panginoon ang credits. Amen. Hindi po dumadaan sa tao. Hindi po dumadaan ni numan, hindi dumadaan sa akin. Direkta po yan sa Panginoon. Gawin nyo lang ang nararapat gawin para sa Panginoon. Amen. Ang Panginoon na po ang magbe-bless sa inyo. Amen. Ang Panginoon na po ang magturo sa inyo. Amen. Ang Panginoon na po ang magpalago sa ating mga pananampalataya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Remember that each house is subjected to the same tests. There is no house that is free from being tested. Parihas lang. Nakatayo sa bato at nakatayo sa buhangin, walang kaligtas doon. Lahat ay dadaan yan sa trials, testings, and temptations. Parihas lang. Pwede rin puro Christian. Pwede rin Christian at hindi Christian. Dumadaan tayo lahat. Lahat tayo parihas. Nasasaktan parihas eh. Puro may puso, may baga, may ano. Yung hindi Christian, nasasaktan. Yung Christian, nasasaktan din. Lahat parihas. Pero doon mag-matter kung saan nakatayo ang ating pundasyon. Amen. Hallelujah. Okay. And then, the same storm hit one house and hit the other. Ibig sabihin, yung pinaghalo-halo na kung bagyuhin ang bahay na nakatayo sa bato, babagyuhin din ang bahay na nakatayo sa buhangin. Walang kawala yung dalawa na yan. Pero, sino ang mananatili? Sino ang hindi magigiba? Sino ang hindi masisira? Ang bahay na nakatayo sa bato. Ang bahay na nakatayo sa bato. Ang bahay, hallelujah, na nakatayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Maraming pagsubok. Imagine ka, ilang taon na ako ngayon? 52 na ako ngayon? Medyo marami-rami na ang pinagdaanan. So, kayo din dyan, marami ding pinagdaanan. Iisa lang yan. Trials, testings, and temptations. Iisang bagyo lang yan. Kahit pasabihin natin ang nawala sa iyo ay millions, ang nawala sa amin ay hundreds lang. Pero yung sakit at pait, yung impact sa puso at sa isipan, parihas lang yan. Sabihin mo, ang asawa mo, gwapo, nakahanap ng iba. Ang asawa ko, pangit, nakahanap ng iba. Yung gwapo mong asawa, nasasaktan ka. Ang gwapo, ang pangit kong asawa, nasasaktan din ako. Ibig sabihin, equal po. Pero, yung bahay, yung puso, yung buhay na nakatayo, sa bato, hallelujah, will live forever. Amen. Hindi po masisira.
patuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God. Oh, blessed be your holy name, oh God. Okay. So, basahin natin upang hindi natin makaligtaan. Basahin natin sa Matthew 7. Matthew 7:24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which is built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth the sayings of mine and doeth the same not, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the rock. And the rain descended, and the rain descended, parehas lang, rain. And the floods came, parehas din. And the wind blew, parehas. And built upon that house, and it fell. And great was the fall of it. Hallelujah. Lalo na kung, itong klaseng house, or itong klaseng tao, ay nakabuild na siya. Nakabuild na siya ng kanyang identity. Pero yung foundation pala, ay hindi pala totoong ang Panginoon ang foundation. Malaki ang lagpak. Okay lang sana pag lumagpak ka, halimbawa si Dudong 10 years old, di pa natin alam, konti pa lang ang alam natin ni Dudong na si Dudong magaling magsaing. Pag lumagpak si Dudong, okay lang sa atin lahat. Pero pag nakabuild ka na ng identity mo, pag dumating ang lahat ng pagsubok at ikaw ay lumagpak, hallelujah, sabi pa ng salita ng Diyos. Sabi pa dito, and great was the fall of it. Kaya, sa panahong ito, kailangan nating ibalik yung ating pananampalataya doon sa bato. Amen. Ng ating Panginoon. He is the rock of our salvation. Mayroong awit, He is the rock of my salvation. He is the strength of my life. So, kailangan nating ulit-ulitin na ang ating pagsamba at ang ating unang-una tinanggap ay ang ating Panginoon. Kahit anong halakhakan during birthdays, kasi nako, yung mga hindi nakasama, para kami mga lasinggo pag tumawa. Oh, sinong chair nga dati, kalmantin naman talaga yan. Pero nung napasali siya sa grupo, natawa na rin siya ng malakas. Hallelujah. Oh, pero kung ang pundasyon natin, kahit anong tawa natin, kahit anong iyak natin, ang ating Panginoon, tayo ay hindi basta-basta masira. Amen. 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 Hallelujah. Oh, blessed be your holy name, O Lord God. Okay. So let us build our own life, our faith upon the rock, Jesus Christ. By hearing and continually hearing the word of God in Romans 10:17. Be ye doers also and not hearers only, James 1:22. Being a doer of the word, meron akong bagong prayer sa Panginoon. Alam niyo, ito. Ito ang prayer kong bago na nidiscovery. Sabi ko, Lord, gawin mo na ang iyong mga salita ang siyang ma-develop na karakter sa aming mga buhay. Amen. Bagong discovery ko yan sa Panginoon. Kasi parang nakakalungkot at nakakasira ng pag-iisip, pag naisip natin na samba ng samba, basa na basa ng Bible, ewan ko kung nagbabasa ba totoo. Pray ng pray. Halimbawa, kung sumasama sa atin Wednesday, Thursday, Friday, bakit kakaiba pa din? So ang prayer ko ngayon ganito,
Lord, gawin mo ng aming mga ugali ay ma-develop doon sa Word of God, or ang Word of God ma-develop ang aming mga ugali. Siya na ang magiging ugali namin. Ang salita ng Panginoon. Yun na ang maging ugali namin. Kaya nga hindi tayo dapat mag-absent. Patuloy ang paglilingkod kasi hindi natin ma-attain yung pinaka-tuktok or tugatog ng ating paglilingkod kung hindi natin, hindi tayo patuloy na maglilingkod. Yung sige lang, kasi ano naman yun, pag-umpisa, opening prayer, pagkatapos, magkakanta, pagkatapos, upo sila, pagkatapos mag-testimony, tapos aawit, parang routine na lang. Tapos may preaching. Pag si pastor, mahaba ang preaching, pagkatapos, maraming sasabihin, pag si pastora naman, para kang maiyak na parang galit lagi. Routine! Hallelujah! Pero kung bigyan mo yan ng meaning, na pumunta ka dito upang para sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Gusto mong lumago. Na kung merong gagawin ang Panginoon na hindi makikita ng bawat isa, may kanya-kanyang pangusap ang Panginoon sa bawat tao. Kaya yung prayer ko, Lord, gawin mo ng iyong mga salita ay maging ugali namin. Maging ugali namin, Panginoon. Hallelujah. Kasi minsan, kung medyo may nagsasawa, magsasawa din naman ako, natural. Kasi parehas nga tayo, tao, parehas tayo may bahay. Parehas tayo merong tinatayuan. Pagdating ng bagyo, parehas tayong matatamaan, parehas tayong masasaktan, parehas tayong nauuga. Pero, kailangan nakakapit ang ating pundasyon sa bato na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, blessed be your holy name, O Lord God. So, examine ourselves. Examine natin ang ating mga puso't isipan. Salamat sa mga pagsubok. Dahil nakita ko din yung bagyo. Ang bagyo kasi nakakapaglinis ng atmosphere. Yung mga pollution, nalilinis. Kahit pa yung mga basura, nalilinis, na ihatid doon sa kanyang paruroonan. So, meron din purpose ang bagyo sa buhay natin. Yun nga lang kung nakatayo tayo sa totoong bato. Kasi kung nakatayo tayo sa buhangin, nakupagsak ka talaga. Pero kung sa totoong bato, mauga ka man, masaktan ka man, hallelujah, ang resulta niyan, malilinis ka at maging wise. Kasi experience yun eh. Experience yung magtuturo. Halimbawa, sa katandaan na natin, tandaan yung hindi matatanda, okay lang, patawad. Oo. Alam mo na na, yung bang hindi ka na kumpiyansa sa tao. Bata man matanda, parang meron ka nang dapat discerning. Dapat ganun talaga. Walang kumpiyansa talaga dapat. Pero sa Panginoon, patuloy. Pero hindi tayo, yung prejudice pa, hindi tayo naguhusga. Pero dapat, may ano ka, may reservation ka, na hindi full blast talaga yung trust. Bakit ganun? Dahil sa experience. Kasi kung wala kang experience, hala-hala ka lang, hala-hala, akala mo lahat mabait, akala mo lahat palatawa. Yung pala, iba pala kanyang iniisip. Oo. Ito ba, takto, wala tong gagawin. Yung pala ang mas lalong magnalakaw. Kasi, ito, matanda na to, hindi na to nakakalakad. Na, yung pala! Naku. Oo. Kaya, kailangan talaga be wise, sabi pa ng Bible, be wise as serpent. And humble like dove. Hindi yung sobrang tiwala sa bato na Panginoong Jesus. Huwag tiwala masyado sa tao, pero hindi ka mapangusta. Huwag kang tiwalaan masyado.
Basta importante, meron tayong relasyon sa Panginoon. Meron din tayong relasyon, individual relationship. And we are friends and we are brethren, we are sisters in the Lord. Pero yung full trust natin sa Panginoon. Kasi pag dumating ang bagyo, naku, pag ako ang binagyo, pag nakita niyong lumagpak, lagpakin kayo. Bakit? Saan niyo inilagak? Saan niyo inilagay? Saan niyo pinatong ang inyong mga pananampalataya? Sa akin pala. E dinasira din kayo. E kung ako naman sa inyo, ako nakatingin lahat upang makakain. Ay, hindi tayo makarating ng ganito kasi dati wala pong sahog si Kuya Ace eh. Dalawang linggo lang is, no? Tapos na! Mm-mm. Pero kasi, tinitingnan natin na ang Panginoon ang nagpapakain sa atin. Ang Panginoon ang nagdala sa atin dito. Ang Panginoon ang magpapaaral sa ating mga anak. Hallelujah. Yun talaga, isa talaga yung kailangan mga magulang, meron ka talagang malaki na pananampalataya na ang Panginoon, hallelujah, ang Panginoon ang ating sandigan, ang Panginoon ang lahat sa atin. Ay, hindi kasi ako marunong. Ang Panginoon mas marunong. Kailangan akong turuan. Magpaturo ka sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, blessed be your holy name, O Lord God. So, this morning, tayo po tayong lahat. Hallelujah. I-redirect po natin ang ating mga pundasyon. Although, tumanggap na tayo sa Panginoon, minsan kasi nalilihis yung ating mga pundasyon, kailangan nating ibalik at ibalik natin sa Panginoon. Na siya lang talaga. Siya yung nagpapakain sa atin. Siya yung nagbigay ng trabaho. Yung ganun lahat. Magpasalamat tayo, mapasalamatin tayo sa mga tao na ginamit ng Panginoon. Pero ang Panginoon ang gumamit sa kanila. Hallelujah. Hindi yung kailangan ko na talagang gawin to. Kasi paano? Kung mawala yung nagbigay sa akin ng ganito. Kung magalit sa akin. Hindi. Ginamit ang tao ng Panginoon to bless us, to bless you. Hallelujah. Kaya ibalik natin sa Panginoon lahat ng ating pundasyon, lahat ng pasasalamat natin. Lahat, just imagine. Hallelujah. Hindi dahil sa negosyo natin kaya tayo nagkaganito, kundi dahil sa Panginoon na nag-bless ng ating negosyo. Nag-bless ng ating trabaho. Nag-bless ng ating posisyon. Hallelujah. Oh, blessed be your holy name, O Lord God. Binago tayo ng Panginoon. Hindi tayo binago ng ating girlfriend or boyfriend. Hallelujah. Oh, blessed be your holy name. Hindi tayo binago ng ating asawa, kundi binago tayo ng Panginoon. Kaya minahal natin ng ating mga asawang lalaki at asawang babae. Hallelujah. Yes, Jesus. Okay. Hallelujah. Kaninang umaga, sabi ko kay Pastor, Pa, you are truly a wise man. Dahil pinangasawa mo ako. Isang virtuous woman. Hallelujah. Kasi ang pagpili ng mapapangasawa ay hindi po madali. At ang magpili ng mapapangasawang lalaki ay hindi po madali. Hallelujah. Kunting kalikot lang, pwedeng hindi na magtuloy ang marriage. Hallelujah. Mas okay pang magbayad ng malaki, magpaanol, kisa sa magpatuloy ang marriage. Hallelujah. Kaya sa umpisa pa lang, be wise as serpent, be humble as dove. Hallelujah. Yes, Jesus. If you have a good foundation, makapili ka ng asawa na meron ding maayos na pundasyon sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatiran nating iba, sayang kasi yung mga asawa nila ay binitawan sila. Hindi nila alam na virtuous woman pala ang kanilang binitawan.
Hallelujah. Kaya kung meron kang mabait na asawang lalaki o mabait na asawang babae, huwag niyo pong bitawan. Hindi ka na makahanap ng ganun. Saan ka maghahanap? Wala sa market yan. Binigayan ng Panginoon, huwag mong abusuhin. Hallelujah, hallelujah, yes, Jesus. Hallelujah, urabasa. Hallelujah, yes, Jesus. Oh. Hallelujah, oh, karanas. Mahirap hanapin. Pero nasa Panginoon yan. I-discern natin na sa Panginoon yan. Grab it. Dahil sa Panginoon yan at huwag mong bitawan. Hallelujah. Let the word of God ang siyang ma-develop na maging karakter natin at yung karakter natin ay maitapon na sana yan. Kasi ang pangit niyan, ang karakter ng word of God ang siyang mailagay sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah, yes, Jesus. Awitin natin pangalan mo ang tatawagin. Hallelujah, yes, Jesus. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. Yes, Jesus.